Hello sa inyo guys. Nagbabalik ulit tayo ngayon dito sa LJ versus Vlog. And ang topic natin ngayon is kung paano natin i-improve itong gaming chair natin. Ito nga pala, dun sa mga hindi nakakaalam, yung gaming chair ko is Dracon 709, kulay red. Kung mapapansin nyo, kulay gray siya ngayon kasi nagbakbak na talaga yung mga leather niya. And ang naging solution ko sa ganun is lagyan na lang siya ng seat cover na binili ko sa Lazada. Actually, meron ako ng separate video na ginawa before. Pinakita ko doon yung itsura ng gaming chair nung nabakbak na yung mga leather and yung paglagay ko nitong seat cover na to. Napapansin ko lang na mula nung nilagay ko talaga siya ng seat cover is iba na yung feeling ko. parang hindi ka na complete gamer kumbaga. Kasi para sa akin napaka-plain na lang tulad nito. Di ba parang wala na dito yung ano niya, yung butas. May mga plans din naman ako na gusto kong gawin. Ang bibilhin ko na talaga is fabric. So nung tumingin-tingin ako sa mga store, sa mga website, ang nakikita ko lang talaga na pwede kong pagpilian, Acracing na 7018, Acracing na 7012, Sharkoon SGS2, tapos meron akong nakita sa Lazada. Ang pangalan niya is Relax Fab. Ano siya, pero ang itsura niya is hindi talaga siya gaming chair, office chair talaga siya. Parang yung Dracon 709 lang na merong footrest, ganun, na malaking-malaki talaga yung upuan. Ang sunod na pinaplano ko talagang bilhin is yung Acracing 7018, kulay yellow, tapos may konting black. Kaya lang, hindi talaga siya available dito sa Philippines. Ang available lang dito is yung red color. Yung Sharkoon SGS2 naman, nakikita ko na talaga siya before. Kaya lang, medyo alanganin lang ako doon kasi parang pag tinitignan ko yung texture ng fabric niya, parang sobrang gaspang. Kung sobrang tagal ko nakaupo dito and, di ba, may friction naman. Diba, lalong-lalo na sa siko, di ba, pag nakaganon ka. Tapos ginagalaw-galaw mo yung siko mo, baka ma-irritate yung skin mo. Bigla lang ako napasearch sa internet kasi nakita ko yung mga upholstery shop, mga ganon. Then, meron ako nakita na malapit dito sa amin. Nagtanong-tanong ako kung kaya ba nilang gawin yung gaming chair. Dracon 709, leather talaga yung original na skin niya. So, papapalitan ko siya ng fabric. Pumipili pa ako ngayon ng kulay. Actually, hindi ko alam kung ano-ano, kung eksaktong design pa din ba? Kung ano ba yung design ng Dracon 709, kung ano yung mga kulay niya. Ganon din ba yung papagawa ko pero i-convert ko lang sa fabric? Or kung kaya nila, papapalitan ko ng konti yung design nung parang yung style lang ng mga colors. Just to be honest with you guys, ang dream gaming chair ko talaga is yung Secret Lab Omega, yung malaki. Hindi siya ganon kadaling hanapin dito sa Philippines and I think na kailangan mo pa siyang i-import. And may mga nakausap na kasi ako before na kapag i-import ko daw siya, aabutin siya ng 37,000. Wow! So para sa akin, sobrang mahal na yun. Ito, first time ko lang kasi na magpapagawa ng gaming chair sa upholstery shop. And syempre, ang daming doubts na baka masira, mas lalong masira yung kuwan ko, baka hindi maganda yung pagkagawa, baka hindi maganda yung fabric na gagamitin, baka maging iba yung quality kasi originally leather talaga siya, tapos gagawin ko siyang fabric. Since hindi naman available yung mga gusto kong upuan na bilhin, gagawin ko na lang experiment to. And yun nga pala, ang price sa akin ng upholstery shop na yon is 3,500 all in. Para sa akin, mura na yon, sulit na yon. Pumunta ako sa tatlong upholstery shop dito sa medyo malapit lang din sa amin. And nagtanong ako kung magkano yung papalit sa kanila nung original leather nito. Ang presyo sa akin is merong 15,000, merong 18,000, merong 25,000. Para sa akin, hindi advisable na i-take yun. Imagine itong Dracon gaming chair, magkano ba ito ngayon? 9,500? Or 8,000, mga ganyan, 10,000. Papalitan siya ng leather, parang halos doble na yung magagastos niya, di ba? E di, bibili na lang ako ng bagong gaming chair, kung ganun. Hindi ko naman ina-expect na magiging super perfect talaga yung quality, super ganda. Pero ina-expect ko na maganda yung pagkagawa. Ito yung sample na ipapakita ko sa kanila. So, di ba ganito? Originally, ito yan. Old. Ito yung Dracon 709 ko. Leather. Ang gusto ko is maging ganito. Actually, ito, parang lumalabas na color pink siya. Ito kasi yung dream chair ko talaga eh. Parang pink talaga to. Pero, papasimplihin ko lang, gusto ko na wala na tong logo, tsaka wala din yung pangalan dito. Pero yung black dito na konti lang.
siguro ganyan na lang yung gusto ko. Ika-cut ko muna dito, tapos dudugtungan ko na lang siya ng another video kapag okay na yung gaming chair. Bago yun, papakita ko muna ng konti kung ano yung itsura ng gaming chair ko ngayon habang may seat cover. Pero kung gusto niyo talagang makita yung kung ano siya before and kung paano nagbakbak yung leather, yung mga ganun, meron akong separate video na siguro ilalagay ko lang din dun sa link sa baba. Dragon 709 gaming chair natin na pina-upholstery ko kasi di ba nagbakbak na nga yung mga leather. Ito, pinapalitan ko siya ng kulay. Actually, si Lori yung pumili ng kulay nito. Naging siyang pusha. So, hindi na siya yung dating red and black. Ngayon, pusha, tsaka parang dark gray kasi ito eh. Hindi naman talaga siya black, dark gray siya. So, fabric na siya ngayon. Ito mismo yung pumili ng tela. Ang pinili kong tela is yung tulad mismo dun sa sofa ko. Yan o, yung tulad niyan. Nakikita yung gray na yan. Kung ano yung tela niya, yun yung pinagamit ko din dito. Kung mapapansin nyo din, nag-iba na yung itsura niya. Kasi dati, meron dito ang dragon. So, tinanggal na yon. Dito marami kasi dito ang design dati ng black, di ba? May mga ganon-ganon na black. Tapos, ito sa, dito sa mismong nasa likod, yung nalalapatan ng likod, meron din ang black dyan na pa ganon. Yung pillow, parang meron din ata dito ng black, yung ganon dapat, meron ng black. Ako, binase ko kasi yung design niya dun sa talagang parang gusto kong mabili na gaming chair, yung Secret Lab na Titan or yung Omega. Diba, kung mapapansin nyo, halos ganito na yung itsura niya na andito lang sa side, yung parang black. Yan. So, pinapattern ko yan dun. Para sa akin, napakaganda ng kinalabasan niya eh. Simpleng-simple lang. Hindi ko na nga pala napalagyan dito ng name, no? Dahil nga sa pandemic ngayon, pati yung mga nagbuborda is puro sila sarado. Yung sa pillow, color black kasi ito dati. So, ginawa ng color white. And para sa akin, mas gumanda siya. Kesa yung gagamitin namin ulit is yung black. Parang mas bagay na to. So, ito. Kung mapapansin nyo, ito yung design dito sa gilid. Kung ano pa din yung dating design nung combination ng red tsaka black sa Dragon 709, ganun pa din yung pinagawa ko sa gilid niya. Tapos, dito same pa din. Pure red kasi ito dito dati. And ito, nag-iba to. Kasi, parang ano yun eh, pure red. Red lang yan lahat. Red, red, red. Ginawa niyang gray itong gilid. Dark gray. Tapos, ito lang yung fuchsia. So, para sa akin, mas gumanda. At dati, ano siya, black. So, ngayon, naging dark gray. Dito, itong part na to, dati, meron dito ng black. Pag ano, na square. Tapos, meron din dito ng black na square. So, pinatanggal ko na yun. Napakaganda, napakaganda ng kinalabasan. Kaya lang ang hindi lang talaga mababago is yung, ito. Yung anong tawag nito? Caster? Caster base? So, kung ano siya dati, color red pa din, tsaka black. Kasi, syempre, hindi naman pwedeng palitan niya ng upholstery shop. So, pwede ko na lang siguro na pinturahan. So, ito naman guys. Ito yung kinalabasan ng color sa likod ng gaming chair natin. Ayan, pure na din siya, na pusha. Ito palang pusha na to. Color red lang talaga dati lahat yan. So, pinagawa ko lang siyang pusha lahat. Itong sa zipper naman, color black siya dati. So, ang nilagay nung sa upholstery shop ay kulay red. Tingin ko mas bumagay naman siya sa color pusha. Instead na ang gagamitin pa is yung black or yung dark gray na ginagamit natin. Tapos, syempre yung gilid. Yan, color dark gray lahat. Itong ano natin, armrest. Dati kasi, ito pure red lang to. Mas gumanda naman siya. Mas okay siyang tignan. Maganda yung combination ng color. Ulitin ko lang, ito, pinagawa ko lang to sa upholstery shop na malapit sa amin. Inabot siya ng 2 weeks bago siya tuluyang natapos. Dahil ano nga, pandemic ngayon. Ang binayad ko lang dito is 3,500. Instead na bumili ako ng bago, parang nung dati kasi ang ina-expect ko, bibili na lang ako ng upraising na fabric. Kasi may nakita na nga akong design. Although wala pa sa Pilipinas nung gusto kong color, yun, naisip ko na lang na magpa-reupholstery. I think na mas okay na yun na 3,500 lang yung ginastos ko para mapa-repair yung gaming chair ko. And kung bibili din naman ako ng bagong gaming chair, abutin ako ng 14,000 plus delivery charge. And, ang kinaganda pa nun, napagawa ko pa yung design na gusto ko. Ako yung pumili ng kulay,
ako yung pumili ng design, ako yung pumili ng klase ng tela na ginamit dito sa gaming chair ko. So overall, satisfied talaga ako sa kinalabasan ng gaming chair ko. Satisfied ako sa result, satisfied ako sa pagkagawa, satisfied ako sa build quality. So guys, abangan nyo din pala yung ilalabas kong vlog. I-feature ko din tong wireless gaming controller natin, yung Red Dragon Harrow 808. And may in-order pa pala ako sa Lazada na bago, yung Gamesir T4 Pro Wireless Gaming Controller. And isa pa sa gusto kong i-share sa inyo, I think ito yung cheapest wireless gaming headset na pwede nyo mabili sa market. MPOW Wireless Gaming Headset. Para naman magka-idea kayo na isa din to sa mga pinakamagagandang headset na pwede nyong bilhin sa napakamurang halaga. So ayan, dito ko na muna tatapusin yung vlog. Thank you very much nga pala doon sa upholstery shop na pinagawan ko ng gaming chair. Kudos sa inyo dahil napakaganda ng kinalabasan. And kung nagustuhan nyo yung video, huwag nyong kalimutan mag-share, mag-like, mag-comment, mag-subscribe. And click nyo yung bell button para ma-notify kayo kapag meron kaming bagong video. So anyway, hanggang doon na lang muna yung vlog. Thank you! We're smoking, then we're sipping, we're doing it the biggest.